Mainit pa rin ang usapin sa Sabah sa mga nakalipas na araw. Kabi-kabila po ang diskusyon, pagpapaliwanag at pagbabalik taktakan. Para po sa mga di gaanong naliliwanagan tungkol po sa isyu ng Sabah, tunghayan natin ang mga una sa dalawang bahagi ng paksang ito sa Xiao Time. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Xiao Time! 45 years ago ngayong buwan, March 18, 1968, naganap ang tinatawag na Jabidah Massacre. Ang kinalaman nito sa nangyayari ngayon sa Sabah at sa gulo sa Mindanao. Liwanagin natin, noong 1658, dahil sa tulong ng Sultanato ng Sulu na malutas ang isang digmaang sibil sa Sultanato ng Brunei, ibinigay nila sa Sulu ang Sabah o North Borneo at ang Palawan. Sinlaki ang Sabah ng estado ng Indiana o North Carolina. Ito naman ay pinaupa ng Sulu sa isang British company noong 1878. Humihina na kasi noon ang sultanato at kinailangan ito ng salapi upang patuloy na umiral. Nang palalayain na ng British ang Malaya at North Borneo, imbis na isauli ito sa sultanato ng Sulu na bahagi na noon ng estado ng Pilipinas, inagaw ito upang maisali sa Federated States of Malaysia. Umalma ang Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Diosdado Macapagal at humiling sa United Nations ng isang referendum upang tanungin ang mga Sabahans kung kaninong bansa nila nais umanib. Sa Pilipinas ba o sa Malaysia? Samantala, noong December 8, 1962, nagkaroon ng pag-aalsa sa Brunei na nagnanais na itatag ang Unitary State of Kalimantan Ultra o North Borneo. Pinaniniwalaan na sa mga Malaysian, aanib ang pamahalaang ito sa Pilipinas. Ngunit, pinuksan ng mga British ang pag-aalsa. Nang maganap rin na referendum ng United Nations sa Sabah noong September 13, 1963, iniulat mismo ng Secretary General ng UN na si U Thant na pinili ng mga Sabahans na maging bahagi ng Malaysia. Bagamat inunuturing ng ilang observers na kontrobersyal ang referendum na ito, sinuportahan ng Pangulong John F. Kennedy na kaibigan ng kaibigan nating bansang Estados Unidos ng Amerika ang posisyon ng mga British at opisyal na kinontra ang tindig ng Pilipinas. Dahil sa kabiguang ito, noong 1968, sikretong nagplano ang Pangulong Ferdinand Marcos na sakupin ang Sabah at tinawag itong Operation Merdeka. Merdeka ay salitang bahasa para sa kalayaan. Sinanay ang ilang mga tausog upang mabawi ang lupaing Sabah kung saan naroon din ang kanilang mga kamag-anak upang makipaglaban sa kapwa nila mga Muslim na Malaysian. Ngunit, nang tangkang mag-alsa ang mga sundalo dahil sa dustang kalagay nila sa kampo sa koridor, sinasabing minasaker sila ng kanilang mga officer kaysa mabuking ang plano nila sa isang napakalakas na bansa, ang Malaysia. Nang may isang nakaligtas sa masaker na ito, si Jibin Arula, nagsumbong siya kay Senador Ninoy Aquino na kinailangang imbestigahan at ibunyag ang planong ito at ang marahas na nangyari sa mga sundalong Muslim na kilalang insidente na Jabidah Massacre. Ang pagpatay sa mga sundalong ito ang insidente na nagpaningas sa siga ng digmaan sa Mindanao. Bukas, abangan ang ilang pananaw sa issue sa ikalawang bahagi ng aking ulat, Ukol sa Sabah. Ako po si Xiao Chua, Pastelbisyon ng Bay. And that was Xiao Time.